So, ito na guys yung atin pong resulta sa atin pong pag-ayos doon sa limited ads sa ating website sa Blogger. So, hindi na natin makita dito yung nakasulat na kulay red na limited ads service sa atin pong Google AdSense. So, yung ginawa ko nung una, mamaya ipapalabas ko para mapanood nyo kung ano rin po yung gagawin nyo kung sakaling ganito po yung nangyari sa ating website or sa ating Blogger. So, kapag limited ads kasi, konti na lang yung ads na nagpapakita, kung minsan walang ads sa ating blogs. Kaya mapapansin natin na konti lang yung revenue na pumapasok sa atin kahit marami po tayong views. So yan, nawawala po yung ads dun sa mga invalid traffics. Yung nakiklik natin yung ating website or nakiklik din ng iba na paulit-ulit yung ating website, ating mga ads or yung mga ads na nagpapakita ay nakiklik nila, so nagkakaroon po ito ng invalid traffics kahit hindi ikaw yung nagkiklik, kahit ibang tao, kung pari-parihong tao yung nagkiklik ay doon po nagkakaroon ng invalid traffic sa atin pong website, kahit din po sa atin pong YouTube channel. Kapag kiniklik po natin mga ads, nagpi-play po tayo ng video natin at nagki-click po tayo ng ads. So, doon po siya nagkakaroon ng invalid traffic. Kaya, wag na wag po natin gagawin yung magki-click ng ads doon po sa ating mga videos para hindi po tayo ma-invalid traffic. So, gaano katagal bago na-solve ang problem ng invalid traffic sa aking Google or sa aking Google AdSense sa aking website sa Blogger? Almost 1 month. So, pang 24 days na ngayon. So, ngayon nawala na yung kanyang limited ads. So, maayos na siya. Ayan. So, pupuntahan ko po yung aking Blogger. So, ito po yung aking Blogger. So, ngayon meron na siyang ads. Ayan. Nagpakita na agad yung ads pagkabukas natin yung atin pong website. Ayan. So, hanggang sa baba. So, wag na wag po natin gagawin na i-click yung mga ads dito. Kapag hindi naman interested yung mag-click, ay madidetect ni Google AdSense na at yun ay magiging resulta niya ay invalid traffic. So, sample po, buksan natin itong isang vlogs ko patungkol sa Epson resetter. So, yan. Nagpakita agad yung kanyang ads. At hanggang dito sa may anchor niya, meron na. So, dati nawala. So, ngayon ay bumalik yung ating pong ads. So, yan. Yan yung mga ads na nagpapakita na wag nating i-click yung ating mga ads para hindi siya ma-invalid traffic. Okay, so I hope na makatulong ang advice na ito sa atin, mga friend, lalo sa mga baguhan na katulad ko, nakaka-monetize pa lang yung ating pong mga website, ating pong mga YouTube channel. So wag na wag po nating i-click yung ating mga ads doon na nagpapakita sa ating mga videos or dito sa ating mga website. So, okay lang po na i-click natin itong ating mga nagawa na content. Huwag lang po natin i-click itong mga ads na to. Yan, yung mga ads na yan, huwag lang natin siyang i-click para hindi tayo magkaroon ng issue na invalid traffic. Ayan. So, doon po sa aking YouTube channel ay meron din pong invalid traffic na nangyari noon, kaya nawala yung ads niya sa desktop. So, nawala yung ads ng aking YouTube channel sa desktop. Pero sa cellphone, meron din po siyang ads. Kaso nga lang, wala doon sa laptop. So, kahit sa ang laptop, wala siyang ads.
So na-solve yun isang buwan din bago siya na-solve. So bumalik yung ads niya, then hanggang ngayon tuloy-tuloy na yung ads niya. So yan yung experience ko na gusto kong i-share sa inyo. Huwag na huwag nating i-click yung ads na lumalabas sa ating mga video o sa ating website. Dahil wala kang ligtas kay Google AdSense pag ginawa mo yon. Yan. Anyway, so ito yung gagawin natin kung paano natin ma-solve yung problem natin kung sakaling nagkaroon tayo ng issue na limited ads yung nagpapakita sa ating website. So, panoorin na lang natin itong kasunod na video.